Hello po mga manay, tara samahan niyo ako dahil magluluto tayo ngayon ng beef puchero. Para sa mga nag-request nito at dahil saktong-sakto meron tayong stock dito sa kusina, kaya naman tara umpisahan na natin. So dito kailangan lang natin ay mahigit kalahating kilo ng baka. So ito po ay part ng lomo, then hahaluan ko ng taba, litid para masarap-sarap itong ating lulutuin. Then ito rin yung ating mga gulay na kailangan, repolyo, bagyo beans, pechay, sasamahan din natin ng carrots, saba ng saging, then meron akong red bell pepper, kaya lalagyan ko na rin. Para sa ating panggisa, meron tayong sibuyas at bawang. So magpapainit na tayo ng ating kalan, ng kawali. Ayan, ang lakas ng ulan dito mga manay. Then kapag mainit na, lagay na natin yung mantika, una kong igisa ay yung bawang. So grabing lakas ng ulan kanina, madaling araw mga manay, iba ang bagyo ni Enteng. So ingat po ang lahat, lalo na sa mga wala namang gagawin sa labas, wag na pong lumabas. So susundan na natin yan ng sibuyas na pula. Pwede rin kayong gumamit ng puting sibuyas. Palalabasin lang natin yung aroma nito para naman talagang mabangong mabango. Then kapag ganito na, susundan na natin ng ating karning baka. So, nasa inyo kung anong part ng karne ng baka ang gusto nyong gamitin. Kung hindi naman kayo kumakain ng baka, pwede ang chicken, pwede rin po ang baboy. Meron na akong recipe noon. Then, titimplahan ko ng pamintang pino at patis. Pwede rin po ang asin kung hindi kayo gumagamit ng patis. Kasi yun ang masarap na pampalasa sa aking niluluto, patis lagi. So, hahalu-haluin ko lang to. Sasangkutsay natin para talagang kumakapit yung mga pampalasa sa ating karne. Then, hahayaan natin yan. Then, after ng ilang minuto, so kapag ganito na yung itsura ng ating niluluto, so dito susundan natin ng 250 ml ng tomato sauce. Or pwede kayong gumamit ng tomato paste na 150 ml. Or pwede kayong gumamit ng kamatis na hinog kung mura ang kamatis sa lugar ninyo. Mga 7 piraso, pwede na yon. Tapos sasangkutsahin natin ng ganito. Talaga para, alam mo yon, talagang kapit na kapit sa ating karne yung lasa. Then kapag okay na, so dito na tayo maglalagay ng tubig para ito yung magpapalambot, magluluto sa ating karneng baka. Bali, naglagay ako rito ng 1 1/2 litrong tubig, pero dagdagan nyo na lang kung tingin niyo ay kulang pa sa pagpapalambot ng ating karne, kasi iba-iba po yung karneng ating nabibili sa palengke. Then takpan natin. Pagkalipas ng ilang minuto, so yan mga manay. Bali dito nag-add pa ako kanina ng 500 ml na tubig kasi hindi pa malambot kanina. Then, maglalagay ako ng 2 tablespoons ng oyster sauce. Ito yung pampalasa ko. Pero, pwede kayong gumamit ng granules. Pwede rin po ang liquid seasoning. Or, gaya na lagi kong sinasabi kayo, masusunod ko anong gusto nyong pampalasa. At dahil malambot na yung ating karne, ilalagay na natin yung mga gulay. Gaya ng saba, yung ating carrots, yung ating bagyo beans, then yung bell pepper. So, halu-haluin ko lang. Tapos, isusunod ko na rin dito yung garbanzos. Kung wala kayong garbanzos mga manay, pwede po ang pork and beans. Pero dahil wala ako nun, ito yung aking gagamitin. Ayan. So, ito po, nabibili to sa mga palengke, supermarket, tindahan na malapit sa inyong lugar. Tanongin niyo lamang po. Masarap to mga manay. So, yan, halu-haluin ko lang. Then, ito ang gagawin natin. Titikman muna natin para pwede na natin yan i-adjust. Depende sa gusto nating timpla. Pero sa akin, okay na. Kaya, hindi na ako magdadagdag pa ng mga pampalasa. Baling gagawin ko rito para maluto ng tuluyan, tatakpan ko at hayaan ko lang ng 2 minutes, saka natin babalikan. Then, after 2 minutes, eto na. Ang bango. So, okay na, malambot-lambot na yung ating mga gulay. Hindi naman kailangan totally na maging overcooked itong mga gulay na to kasi masarap kainin itong mga manay na malutong pa yung mga gulay para manamis na miss. So, ilalagay ko na rito yung pechay. Yan, pechay Tagalog tawag rito mga manay. Then, meron tayong repolyo.
So, sa huli ko talaga nilalagay ito para hindi siya ma-overcook. Ganyan lang. So, ilubog lang natin ng bahagya. Hindi natin to kailangan ng lutuin ng matagal. So, halu-haluin lang natin yan ng ganyan. Minsan yung mga ganitong pagkain, natitikman lang natin kapag fiesta or may birthday o kaya may mga, ano mo yun, may mga special na okasyon. Ganon. Pero dito, pwede mo naman itry, pwede ka naman kapagluto kahit na walang ganong okasyon, basta gusto mong pasiyahin ang iyong pamilya. Tatakpan lang natin to ng isang minuto lang ha, para maluto. Then after ng 1 minute, so pag ganyan na, pwede nang patayin yung ating kalan at ready na tong iserve. So ganun lang kadali magluto mga manay ng beef puchero. So again, kung hindi kayo kumakain ng baka, pwede ang manok, pwede rin po ang pork. Sa pork, meron akong recipe noon. So kung mapapansin nyo, wala tayong nilagay na chorizo dahil wala akong stock, dahil hindi nga makalabas mga manay. Sobrang lakas ng ulan. Kaya kung meron kayo noon, lagay nyo po ng chorizo. Ayan, kain tayo. So eto na. O diba, ganun lang kadali mga manay. Kaya naman sa mga nagki-crave dyan at gustong-gustong itry ito, anong paborito nyo sa puchero mga manay? Ako eto, yung saba. Gustong-gusto ko talaga yan kasi ito yung nagbibigay din ng tamis sa ating sauce. Then yung ating laman, oh, grabe ang lambot na. So ayan, kain po tayo dahil excited na rin yung mga kasama ko rito, nakaabang na. Kaya hanggang dito na lang, try nyo po ito.